Mapagpala araw sa ating lahat, mga totoong mga Inday. Kaway, kaway, kaway. Andito po tayo ngayon sa Barangay M. Rojas, Santo Niño, South Cotabato. At kasama natin ngayon si Miss Sandria Elicano. Kaway, kaway tayo, ma'am. Ayan. So ngayong umaga po mga idol, pag-usapan natin partner kung saan si Ma'am Andrea po is dating OFW sa cruise ship at saka iniwan yung kanyang 6-digit monthly salary para dito sa pag-farming, nag-forgo na siya partner. Ayun, at saka early retirement partner, napakagandang story dahil hindi basta-basta partner, pag nag-decide ka na ganito yung gagawin mo, pagiging farmer, kumbaga balik ka sa traditional, iniwan mo yung ganun kagandang trabaho. So maraming makaka-relate nito yung mga subscribers natin at saka tagapanood natin. So, panoorin itong video na to, please don't forget to subscribe, no? At saka ma-inspired kayo nito sa kanya, no? Then, please, may channel si Ma'am, eh. Subscribe nyo. Anong channel, Ma'am? Hindi channel, ano lang sa Facebook. Wow, okay, sige, panoorin nyo na lang 'yon. Okay. At saka, Ma'am Andrea, Ma'am, gaano ba kahirap ang desisyon yung iniwan yung maganda yung trabaho sa barko and then umuwi po kayo dito para i-utilize yung inyong lupa dito sa farming? Actually, hindi siya ganun kahirap para sa akin kasi matagal na akong gustong mag-retire. Kasi before, promise ko sa sarili ko, by the age of 40, magre-retire ako. So, actually, nag-retire ako 41 na ako. Okay. So, syempre, alam naman nating lahat na pag, ano, pag working abroad or like sa amin, sa cruise ship, hindi siya even though lucrative yung trabaho, yung salary, may mga perks din, maganda yung mga perks kasi makapag-travel ka all over the world. Mas ano pa rin yung na, dumating siguro ako sa point na yung na-burn out ka na ba na for how many years paulit-ulit magising ka sa before 6 o'clock magtrabaho ka from 7:30 to 8 o'clock ng gabi dire-diretso. Although meron naman kaming time off. Pag time off mo, pwede kang lumabas, mag-enjoy mo ang kung saang lugar man kayo. There's a point na tama, parang stress ka na. Okay. Yung stress hindi ka na ba? Hindi ka, ayun, dumating ako sa point na hindi na ako happy, burn out ka na. Tapos parang what for pa na nagtatrabaho ka? Kasi parang hindi ka na rin, hindi na, feeling ko hindi na ako productive. Okay. Yung sawa ka na sa trabaho mo, paulit-ulit, tapos yung hindi ka na, parang hindi ka na rin, ano ba, yung hindi na rin maganda sa work, pati yung relationship mo sa trabaho, hindi na ganun kaganda. Okay. So, yun talaga ang nag-push sa akin na umuwi na lang at mag-venture sa farming. Kasi before din nung last contract ko, vacation din ako for 6 months tapos nag-unang nag-venture. Maganda naman yung production, maganda yung kitaan. Basta maganda siya. Pero yung setup na ganun, so, sasabi niyo napakaganda dahil nga in preparation sa early retirement niyo. Kumbaga nakapag-prepare kayo. Yun ang pinaka-advantage kasi nga most of us, no, kailangan natin ng capital. Yun yung punot dulo eh. So you have to make the capital. Tapos, doon ka magsa-start ng, kumbaga, yung planned business mo, yung planned retirement mo. Ano ba yung advantage nung pagpunta nyo sa ibang bansa, tapos nakabalik kayo dito, at saka nag-invest kayo sa ganito? Yun lang. Ang advantage lang noon, syempre, mayroon kang capital na. Tapos, kumbaga, nagawa mo na yung lahat na gusto mong gawin. Nagawa mo na mag-travel. Kumita ka na. Nabili mo na yung lahat ng gusto mo. Damit, bags, kung ano-ano pa. Kumbaga nagawa mo na. So, parang this time, parang it's about your sa sarili mo, yung sa self, sa well-being, sa mental health. Okay. Actually, more on mental health siya. Kasi, for almost 20 years, yung araw-araw, pagpasok mo, kausap mo na ang tao, yung araw-araw ba, tapos mataas ang stress level. So, pagdating dito, actually pag uwi ko dito, first year, medyo may tao pa ako dito, may maintainer pa ako. Tapos the second year, yun yung time talaga, at yun yata yung pandemic time, yun talaga yung sinasabi nila sa term namin sa Ilonggo na gamulto-multo. Nagamulto-multo ko di sa uma. Nga as in mag-isa lang ako tapos
Pero nagtatrabaho ako kasi may garden ako doon sa kabila, sa kabilang dulo. Magbabaon lang ako ng tubig or soft drinks, prutas, o biskwit na pwede kong kainin. Tapos doon na ako, pag pagod na ako sa ginagawa ko, uupo na ako sa duyan. At saka kakain. As in, for almost a year. Yun ang ginawa mo? Yun ang routine ko, bahay. Siyempre, hindi ka, bawal naman gumala kasi nasa pandemic nga tayo. So, bahay. Farm. Kung time schedule namin mamalengke, ako yung tagapamalengke. So, yun lang, yun yung routine ko. Tapos, kung may mga kailangan gawin sa farm, like mag-spray or mag-arado, mag-hire lang ako ng tao. Kumbaga, meron, Meron akong mga hinahire na tao. So, ano talaga, yung solo talaga ako most of the time. Yun ang kinagandahan. And actual. And then after noon, yung kapitbahay ko dito na may farm din dun sa kabila, yun, kinuha ko na sila na yung dito na sila nagtrabaho sa akin. Ah, sila na yung nag-maintain. So kinupkop mo na sila? Parang kinupkop ko sila. Kinupkop din nila ako. Tapos dito na, so from there on, may kasama na ako araw-araw dito. Ang importante, nagkupkupan kayo. Nagkupkupan. So, yun. tapos, isa pa, that time kasi syempre walang klase. So, yung mga ano ko dito, yung mga nagtatrabaho, usually yung mga estudyante. Ayun. Tsaka yung mga tambay. Kasi wala namang ibang pwedeng pagkakakita. Partner, yung ano natin, ano? Thank you, Miss Andrea. Kasi pagpasok natin, partner, at saka kilala si Miss Andrea kasi from the sa kanto, pag sinabi mo si Andrea, kahit hindi mo na sabihin yung apelyedo, kilala kasi meron pala sila ditong association. And then, yung pinaka-advocacy niya din talaga is to help those persons na mga students na nandito sa kanilang area na walang trabaho o tsaka extra income. Ano, kung usually, may mga work sila, may mga school. Pero school, walang pasok ngayon. Walang pasok ngayon, so nandito sila sa farm. So parang tinuturuan mo sila kung paano talaga magkaroon ng income na ganun. Importante yun kasi like sa one time nga, mayroong nag-message sa akin, classmate ko nung elementary. Sabi niya, Sans, ikaw ba yan? Hindi naman kita nakikita noon na parang hindi ka nga nakaapak ng putik. Sabi ko sa kanya, hindi mo lang alam kasi nung maliit kami, sumasama talaga kami sa parents namin, sa tiyuhin ko, sumasama kami sa farm. Tapos yung mama ko, halimbawa harvest time ng mais, hahayaan niya kami hanggang kung anong kaya mong i-harvest, sa'yo na yan. So, that time naman, anong kaya ko? Isang sako? Ano bang isang sako? Tumutuwa na kami noon sa ano. At least alam mo yung value ng pera. Yun. So, yun nga po mga idol. Diba, partner, mayroon tayong subscriber before na siyempre mayaman talaga sila. Sabi ng advice niya sa atin at saka sa ibang subscriber din natin before na sabi niya, kapag kayo ay may anak, dalhin nyo talaga sa farm ang inyong mga anak. Kasi dapat maranasan nila at saka malab sila into farming. Kasi pag hindi, pag lumaki sila, mayroon silang magandang trabaho, ibibenta na yung lupa ninyo. Yun pa, kasi wala sila ano sa farming. Oo, yung mga pamangkin ko ngayon, yung mga dito kong pamangkin, minsan dinadala namin dito sa farm. Tapos in-expose namin sila kung halimbawa nagpa-planting kami, hinayaan namin silang... Yun ang maganda. Para maranasan nila, at least pag ano ba, pag tumanda sila, yung maalala, maalala nila yung ganito pala. Na, so yun ha? Yun mga totoo mga Inday, yun ang isa sa mga pinaka magandang gawin din. Kasi syempre sa panahon natin ngayon, partner, medyo kumukonti na yung farmer natin. Dahil nga siguro dahil sa mga most of the farmers, nagkakaroon ng failure. So merong, kumbaga, bakit pa tayo magpa-farming? Kung magkakaroon tayo ng failure, mataas ang risk, no? Konti lang ang chance na magkaroon kang success, no? So pero ngayon, ma'am, dito sa farm mo, napakaganda kasi you have a large area, tapos you have multiple cropping, no? So hindi ka lang nag-focus dun sa pagkakalamansi, meron kang nagkaroon ka nang sa tabi niya, meron din kalabasa, makikita niyo po sa along the side, meron din talong, merong kamatis, merong pansigang, merong sili, merong kamoting kahoy, merong ito, mais. So, halos lahat andito sa kanya. So, yun ang bakit po naisipan nyo ganun, itanin nyo? Bakit di ka nag-focus sa isang crop lang? Actually, kaya na-decide ko mag-multi-cropping kasi pag-uwi ko, nag-focus ako sa corn. 5 hectares. Failure. Okay. As in, yung lahat ng kinita ko for 4 months, parang doon ko binuhos. Parang sa isang iglap, nawala. So, nag-decide ako noon na mag-try magulay. So nag-start ako with ano sa talong. Na okay naman siya, kaya lang sa... Nag-start ako sa talong, tapos
nag-ano ako sa kamatis, sili. Actually, marami akong tinry na mga gulay. Pati at sal, tinry ko. Kaya lang, after a while, nalaman ko kung ano yung mga suitable na tanim dito. So, very important talaga na alamin mo kung ano ang suitable na tanim na pwedeng itanim nyo sa area. Sa area. Kasi like dito, marami din akong fruit trees at kahoy na itinanim na matay. So, last year ko lang actually na-discover na kalamansi pala ang perfect dito sa area na dito. Kasi mababaw lang yung buhangin dito sa amin kasi malapit kami sa ilog. So, kaya nag-expand ako sa kalamansi. Like, ito almost half hectare yata, kalamansi. So, pero habang maliit pa yung mga kalamansi, nag-intercrop muna tayo ng ibang gulay. Kasi mapapakinabangan mo naman tong area. Eh. Maliit pa naman yung, ano, yung mga kalamansi. So, at least habang nag-aantay, kasi wala ka pa naman kita dyan. So, habang nag-aantay kang kumita yan, meron kang, yung tinatawag nilang short-term cash crop. Mga cash crop na pwedeng pang pagkakakitaan. Ayan. Para sa idea po nila, Ma'am Andrea, ilang hectares yung na-utilize niyo yung lupa dito ngayon? Sa gulay, mga almost 2 hectares. 2 hectares Oo. Sa gulay. Tapos ano yan, yung ina-alternate namin. Hindi kami, every crop, ibang tanim ang tinatanim namin. Tapos nag-rotation crop din kami. Usually dapat kasi importante yung crop rotation para maiwasan din natin yung mga sakit sa ano. Ayun, so tandaan niyo po yun ha. Kasi partner, isa sa mga technique partner no, kasi para ma-utilize yung area mo, dapat magkaroon ka ng crop rotation tulad nito ni Ma'am, may preparation talaga sa ano niya sa mga area. Ma'am, sa 20 years sa OFW, tapos bumalik ka dito, tapos nag-farming ka. So pandemic yun, di ba? Ilang years ka before pandemic pa ako nag umuwi. Oh, ilang years ka na nagpa-farm hanggang ngayon? Mga 5 years na ba? 5 years na actually. Oh, yun, 5 years. Ang galing ko talaga mag-upload. Kukunin ko pala sa cellphone. 2018. So, 5 years na partner. Hindi naman natin pwedeng sabihin na from the start na nag-start ka ng 2018, nagiging successful ha, di ba? Merong failure. Ano-ano klaseng naranasan mo na failure sa para maintindihan din nila kasi baka pwede possible na madaanan nila kagaya mo. Ano ba yung failure na yun at saka ma-advise mo sa kanila? Nag-start talaga ako sa failure actually kasi pag-uwi ko yung mais failure agad yung 5 hectares tapos nagtalong ako maganda yung kita pero at the end medyo na ano din ako nung kasi na ano ng sakit and then nagtry na naman ako ng no at sal failure uli ako kasi hindi siya suitable. 3 times. Actually, sinabihan na ako ng kapitbahay ko na hindi siya suitable. Eh, matigas ang ulo. Hindi gusto ko. Yung makita ko mismo. Yung ako mismo yung makakita. So, 3 times ko siya tinry. Hindi talaga siya suitable dito. Tapos, lalo na nung pandemic, yun talaga yung pinakamatindi. Kasi, nung harvest time, yung tipong, yung hirap, ang hirap mailabas yung mga produkto mo. Yun. Isa pa yun. Tapos, naranasan ko rin yung sa presyo. Pero nung during pandemic din naman, like yung 2020, yun yung naranasan namin yung price na sa kamatis na 1.4 per crate. 1,400. 400. So afternoon nagtanim uli kami the next year. Ang ganda-ganda ng ano, ang ganda-ganda ng product ng yield namin, maraming ani. Ang problema naman from 1.4 to 1.50. Ang crate, isang crate. Ang crate. Ang crate. Yung tipong yung ano, yung maaawa ka dun sa buyer, na parang araw-arawin na lang natin yung harvest para hindi yung para madaling ma-dispose yung produkto. So dapat talaga importante, hindi ka mawala ng pag-asa. Tanim ka lang ng tanim. Kasi ano mo talaga yan, makukuha mo rin yan. Lalo na meet ko yung isa din isa nating kaibigan si Mr. Johnny Tolentino. Shout out si Mr. Johnny Tolentino. Shout out. Idol ko 'yan. Sabi niya, tanim ka lang ng tanim kasi makukuha at makukuha mo rin yan yung tamang presyo. Kasi once na, pag na-failure ka kasi, once na mag-stop ka, Failure ka na talaga. Never ka nang maka-recover. Kasi, nag-give up ka na eh. Na, ano, hindi, kumbaga,
Dapat laban lang. Ayun. So tama po 'yun kasi sabi nga ni Sir Johnny partner, 'di ba? 4 times kang magtanim, sa 2 or 3 times mong failure dahil sa presyo, may chance talagang isang beses na makajackpot ka ng presyo. At saka dito po mga idol, siguro marami nakarelate po sa atin na yung mga OFW natin na kumbaga sawa na sa everyday na routine nila doon na magtrabaho, uwi, trabaho, uwi. At saka parang memorize na yung trabaho partner. Sabi nga ni Mama Andrea, before, may nagbibigay sa kanya ng tip kasi nasa Masad Serapi kayo ma'am, yeah. Diba sa barko? Sa spa. Sa spa, sa barko. May nagbibigay sa kanya ng tip ng $50, $100, hindi niya na masyadong na-appreciate. Pero nung nagbinta po kayo ma'am, ano yung story niyo po? Ayun, yung dati pag may nagtitip sa amin, ano, mga $5-$10, parang nagre-reklamo pa kang, ano ba yan, kuripot naman. Parang hindi ka masaya ba? Pero doon ko talaga naranasan yung totoong yung happiness, yung contentment ba, yung ano. Kasi yung first time namin nagtanim ng okra, tapos may bumili. Parang worth 200 pesos yata o 250. My goodness, tuwang-tuwa ako sa 200. Sa 200, sabi ko, wala, oy, yung sa $5 to $10, hindi ako natuwa. Pero doon sa 250. Doon ka talaga. Parang, alam mo yung feeling na ano, yung may crush. Alam ko yun, alam ko yun. Yung may crush ka. Alam ko yun. Tapos pinansin ka ng crush mo. Parang ganun yung feeling. Ganun yung feeling na, nararamdaman. Inspired na inspired. Inspired ka ba? Ano? So yun ang maganda partner. Eh partner, sigurado yung iba na mga OFW na experience nito. Kasi sigurado po, kagaya nyo, they are preparing sa kanilang future. Kasi most of them, siguro may mga sarili na farm, na-acquired na farm, no? May mga lote na. Tulad sa inyo po, na-acquired nyo ba ito before, nabili nyo galing sa pag... Actually, swerte kami kasi actually sa parents namin po. Okay. Tapos nasanla lang. Kumbaga, kinuha mo? Kinuha lang namin ng kapatid ko. Kasi ayun. Kapatid ko nag-ano rin. So yun partner ang pinakagandahan, no? Kasi yung heart mo nandito. Pero Mas Andrea, 5 years na ang pagpa-farm mo. 2 to 3 years, siguro failure yun. 'Di ba? 'Yun ang talagang stages ng kumbaga nandoon ka sa stage na nangangapa ka, kailangan mong asikasuhin, kailangan mo talagang siguraduhin partner yung talagang makukuha mo na siya ba? Ngayon, 2 years na siguro na tuloy-tuloy na, sinanong ka namin kanina. Sabi naman, "Ma'am, kamusta naman ang kitaan?" Kaya nang bumili? Yun ang ano. Huwag mo na sabihin kung ano. Kasi partner. Hindi. Sa 3 years niya, nag-trial and error siya. Not sa pagpapalaki, kundi yung suitable na crops ka, sabi niya. Kasi nga, nag-atsal pa siya 3 times, hindi naman ano. Kasi iba yung crops na angkop. After 3 years niya pa, na-discover na ito lang talaga yung crops na suitable sa kanyang area. Ayun. Actually, before, mga in 2 years time, na ano ko na. Na-realize? Oo, na-realize ko na kung ano yung ibang suitable. Like yung kamatis, panigang, at sili, o ano na. Pero kaya lang, nagka-problema dahil yung pagdating presyo, sa presyo kasi supply and demand. Ano ba yung ano dito, yung lupa, sandy loam o clay? Dito clay kasi more on sandy siya kasi sandy talaga. Oo, pag nagbutas ka diyan, mga 1 foot to 2 feet, ano na siya, yung buhangin na. Buhangin na. Pero doon sa dulo, medyo clayish pa doon. Ayun. So yun yung suitable doon na mga crops, kamatis. Kamatis, siling, panigang, talong, kalamansi. Kalamansi ang pinaka-perfect. Yun, tandaan niyo 'yun, at least. Tandaan niyo po 'yun. Kahit tag-init pag lumingon ako dito, hindi ako manghihina kasi mayroong umingiti. Okay, kalamansi. Pero umingiti na kalamansi. Yeah, yeah. Pero yung kalabasa? Yung kalabasa sa ngayon okay siya. Okay. Pero Mang Sandria, kasi 5 years na. Ano ba yung mga kumbaga, natulong sa'yo na pagpa-farm. Ano ba yung napundar mo doon sa pagpa-farm? No? Kasi sa 5 years, nasabi mo kanina, medyo maganda naman, okay naman, capable naman sa pagkitaan. Ano lang, kumbaga, ito na yung source of income ko. Kasi wala na nga tayo sa abroad. Hindi siya kasing laki nung kinikita ko sa abroad. Pero at least dito, kontento na. Yeah. Humble. Ang pinaka-importante, yung kontento ka at masaya kasi ginagawa mo. Kaya bang kumita ng 6-digit ganito? Pwede siya. Depende sa presyo. Depende sa sabihin yung mga number. Basta 6-digit. Depende sa presyo. Pero kasi partner, hindi lang isang crop eh. So talagang totoo. Lalo na nung nakaraang partner, last month.
grabe ang kitaan nila, partner, kasi tumugma talaga yung mga presyuhan doon sa mga crops nila. Ano ang pinaka-jackpot mo na presyo na natikman mo na pinakamataas at saka anong crops? Ang sa kamatis, naranasan namin 1.4 yung crates. Sa sili labuyo, 330. Hmm. And then sa panigang, 220 yata. Wow. Oh, memorize. Hindi mo makalimutan. Naranasan ko rin yung pinakamababa. Pinakamababa, ano naman? 150. Ano yun? Kamatis. 150 per crates ng kamatis. Hmm. Hmm. 15 sa panigang, 20 pesos sa sililabuyo. Pero hindi pa rin ako nadala. Nagtanim pa rin ako. Pero ito, partner, kasi kakaiba yung tinanim ni Ma'am na talong eh, yung mga natives. Bakit native? Actually, karampingat kasi parang mas madali kasi siya. Actually, 2 months na kaming din nagsispray dito ng mga insecticide. Bakit po? Kasi parang pinasok siya ng ano, ng uod. Tapos, kahit anong spray namin. Wala. So, sabi ko, hinayaan ko na. Actually, muntik ko na to siyang ano, patayin. Okay. Muntik na. Muntik ko na siyang... Narinig nila, ma'am. Narinig. Sorry. Actually, muntik. Siguro natakot doon. Kaya, naka-recover naman siya. So, okay pala. So, kasi native siya, no? Native siya. So, ano abuno siya? Abuno lang. Actually, urea lang yung nilalagay. Sabi ng mga kasama ko. Kasi project ito ng, ano, ng association namin. So, urea lang yung nilalagay namin dito. Ayan. Pero, minsan napufoliar. Ma'am, kasi ganitong talong, hindi ako marunong mag-harvest kasi maliliit kasi siya, native, makikita nyo po. Paano, ma'am, ang mga harvest size ito? Pwede ba tayo maka-harvest? Madali konti? Lang yan. Tsaka, pre, partner, ay, ma'am, Miss Andrea, yung ganito, di ba, partner? Talong. Kahit na may failure, kahit na may success, bakit, ma'am, naisipan nyo at ituloy pa rin yung pagpa-farm? Ano ba yung pinaka-naguhugot talaga sa'yo na nagpa-farm ka? Kasi baka ano din nila, ma-experience sila, baka pares din pala kayo. So, ano ba yung pinaka-pinaghuhugutan mo ng reason, bakit tuloy-tuloy yung pagpa-farm mo? At saka may expansion, malawak kasi na yung area nyo. Kasi kung titigil ka, hindi ka naman makakabawi. Sa pa, sa yun. Tapos ako talaga, pangarap ko talaga na yung naipundar ng parents namin, yung ma-conserve siya ba? So, to conserve, kailangan maging productive ka rin. Kaya dito nag-start na kami magtanim-tanim ng mga niyog, mga kahoy. Actually, yung sa daanan, nung pandemic ko lang tinanim yan. So, within 3 years lang. Malaki na. Malalaki na. As in, nakailang beses na kami ng harvest ng mga saging, yung mga prutas dyan. Yung parang ang ano kailangan mo kasi minsan mag-isip ka rin na kung ano yung makasustain yung kailangan isipin natin sustainability. Yung sustainability ng income na ano, kaya nag-multicrop ako para pag ma-failure yung isa may chance ka pa. Tama. Huwag lang gayahin sa boyfriend ka, girlfriend. Tayugot. Pero ito, ma'am, halimbawa, magkano ba ang kilo nitong talong? Halimbawa, susold natin sa market ito. Ito, magkano kasi last kilo? Time ang kuhaan sa amin, 30 pesos. 25 to 30 pesos. Pero sa palingki, one time nag-ask ako sa palingki, 60 yata yung benta nila. Oo. Pero sa Manila, sabi ng kapatid ko, 350 daw to. Ayun. So, ganito po kalawak ang talungan ni Ma'am Sandria, mga idol. Dito, pwede ba tayo magpasyal dito, ma'am? Asa yung mga partner? Partner, ito yung area ni Ma'am Sandria kung saan kumita po siya ng 1,400 sa isang crates ng kamatis. Mm-hmm. At kumita din siya ng tumatiging tingnan, 150 pesos sa isang crates ng kamatis. At nakakatuwa dahil dito pa rin yung last na punta natin sa kanyang pag-visit natin. Ayun, dito rin. Dito pa rin siya nagtanim ng kamatis na yon. So, ngayon, Ma'am Sandria, ang nakaka-inspire dahil tuloy-tuloy pa rin hanggang ngayon. So, almost magto-2 years na kami. No, from last na visit. Tapos ngayon, nandito pa rin. So, tuloy-tuloy pa rin. And ito, nabunbunan niya. So, same pa rin yung sa mga na hindi pa nakapanood sa mga videos namin, yung mga tips and techniques sa pagkakamatis. Almost the same lang. Halos lahat, pati itong paglagay ng mga Astro bags, no? Ang pagbunbon, no? So, dapat may tamang stages lang. Pero yung, correct ko lang, last crop nito, mais nun nandito. Mais? Mais. So, ano pumunta tayo, partner, kamatis? May kamatis, yes. Ano ba yung English mo? Yayayaman ang sabi ko. So yan po mga idol. So bago tayo magtapos, Ma'am Sandria, ano po yung mga inspiring words po na masabi sa ating yung tagapakinig? Para sa mga farmers natin o sa mga nagbabalak mag-farm,
pag ano, pag mag farm kayo, ano lang, ang pinaka-importante, yung nandun yung passion mo, alamin mo, unang-una, alamin mo kung ano yung suitable na itanim sa lugar mo. Tapos, kung ano yung gusto mong itanim, kung ano yung suitable sa inyong lugar, aralin mo. Kasi ako, wala naman akong background sa agriculture, maliban sa HE, sa home economics. So, aralin mo, kasi marami na tayong mga, ano ngayon, modern technology sa social media. Actually, kaya ako rin kayo na-meet dahil sa, kayo yung mga isa sa mga, ano tawag nito, yung mga sinusubaybayan ko noon, halos noon, lalo na nung pandemic, syempre marami tayong time mag-internet. Doon ako nag-subscribe ng mga, almost lahat ng sinasubscribe ko ay yung mga, yung mga channel, farming channel. Okay. Na ano, so doon ko rin nakuha yung mga techniques ng iba't ibang farmers. Tapos syempre i-try mo, kumbaga yun nga yung sinasabi na hindi naman masama manggaya. Basta yung mayroon kang natututunan, gayahin mo, tapos mag-ano ka ba, yung positive results, mag-experiment ka. Sabi nga, walang fail sa farming, walang failure, only experiment. Kaya dapat mayroon tayong yung sa bawat ano, may matututunan tayo. Ayun. Tapos ano, ayun nga sinasabi nila na ano ba, yung it doesn't matter how high you reach, what matters most is how you pick up yourself pag nadapa ka. Malalim. Pag nadapa ka. Ayun. Malalim na hugot 'yun. Malalim part na 'yan. So talagang ano ngayon ulit, ma'am? It doesn't matter how high you reach, what matters most is how you pick up yourself when you fall. Talaga naman, parte. Pero ay, wag mawala ng pag-asa. Basta tanim. Ask other farmers. Actually, ngayon maraming programa ang gobyerno, lalo na si ang presidente natin, maraming program sa DA. Like kami, may association kami sa mga vegetable grower dito sa bayan ng Santo Niño. Nagkaroon na kami ng grants, may mga machinery. Yun ang partner natin. Mm-hmm. Papunta natin, ma'am, pwede. Ah, okay. Ayun, so yun ang maganda. So yun ang magiging partner natin, partner. Tsaka partner, recap ko lang doon sa sinabi ni Miss Andrea. Napakaganda, partner. Mayroon tayong tatlo, dapat mong tandaan, sabi niya yung advice niya. You have to be passionate dun sa pagiging farmer mo. Yes. Tapos next, aralin. Alamin mo at aralin yung itatanim mo. Suitable crop sa location mo. Dapat talagang suitable siya, kasi pag hindi, palpakan na. Yes. So dapat, next, pag napili mo na ang suitable pa na crops na nandun sa area mo, you have to educate yourself. Aralin. Talagang aralin mo mabuti para maging successful ka sa pagiging farmer. Yun yung dapat tandaan nyo. Tama after, ba yun, ma'am? After aralin, kung na-failure ka, there's no failure, only experiment. Experiment. Ayan. Saka yung high-high, tapos low-low. Yun na yun. Hindi, at saka isa pa, yung dapat ano rin, yung matuto tayong mag-value adding. Kasi okay, isa din yun, para kung mababa ang presyo. Like sa kamatis, nagkaroon kami ng training sa DA, nabigay ng DA, kung paano i-process yung kamatis. Para yun pag mura, natin. Yeah, kaya para pag mura yung kamatis, pwede kang makapag-produce ng mga process. Ayun. So yan mga totoo mga inday, ha? Marami pa tayong mapupuntahan doon sa mga farm na nandito sa association nila, yung mga nag-grants, yung mga processing na food nila, yung value added. So manood lang kayo dyan, nasusunod na yung mga next episode natin. Part sa mga natin. Part 2 partner. So yan mga totoo mga inday, please don't forget to subscribe itong channel namin. Click the notification bell para updated kayo sa mga bagong tips and techniques sa pagpa-farm. At sigurado yan, si Miss Andrea, nakaka-inspire talaga. Mapupunta namin din yung farm ninyo. Ayan. So maraming salamat sa pag-share ni Ma'am Sandria sa ating channel partner na kanyang inspiring story. So Luzon, Visayas, Mindanao. Naikot na po namin ni partner mga idol lahat po ng mga ideas, techniques, inspiring story. Mapapanood nyo po. At saka please don't forget, i-like po yung ating video kung nagustuhan nyo po, at saka i-share para marami pong makapanood. Ayun, partner. Saka huwag nyo lang kalimutan yung mga advice. Ika-apat na advice ni ma'am. Huwag nyo kalimutan manood sa video namin. Yes. Yun, di ba? Maraming matututunan. Yan, mula yan dito sa Barangay M. Rojas, Santo Niño, South Cotabato. Kasama natin ang farmer hero natin, farmer expert na natin ngayon, talagang kumikita ang kabuhayan, no? Si Miss Sandria Ilocano. Kaway-kaway. Ilocano. Ilocano. Farming. Bye-bye.